Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakitaan ang paglobo sa populasyon ng Canada noong nakaraang taon, bunsod ng pagdami ng immigrant arrival sa bansa. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Nagtala ang Canada ng record population growth ng mahigit na 1 milyon sa loob lamang ng 1 taon. Mula Enero 2022 hanggang Enero 2023, mahigit na 437,000 na bagong immigrants at mahigit na 607,000 na non-permanent residents ang dumating na siyang nagtulak sa biglang paglobo ng populasyon ng Canada. We are though an aging population and we need to have renew our workforce, and immigration is really the best way for us to do that because we have low birth rates in Canada. Ayon sa Member of Parliament na si John Aldag, sinisikap ngayon ng pamahalaan na matiyak na may mga infrastrukturang tutugon sa pangangailangan ng mga bagong immigrant. By next year, we're going to exceed over 40 million people in Canada. And so, you know, we need to make sure that we have the housing, that we have the infrastructure, the hospitals, all of those things that are important. Dito sa British Columbia, ang city at township ng Langley ang nakapagtala ng pinakamataas na population growth at nalampasan pa nito ang iba pang mga lungsod sa Metro Vancouver. Pero kaakibat ng pagbulusok ng populasyon nito ang mga problema ng pagtugon sa pangangailangan ng mga bagong dating tulad ng pagkakaroon ng affordable housing. When we came here, it was a difficult for us because we never had a home to live, so we used to live in a hotel. Kasabay kasi ng growth natin is yun nga, yung mga social services nating short tayo, yung iba, no? Yung challenge natin ngayon sa housing, di ba? Kahit yung mga matagal na nga dito, having a hard time to find a house. Mm-hmm. And then yung iba, nadi-discriminate pa nga kasi depende nga sa lahi mo, sa kulay mo. Dagdag pa ni Texon, siyang Employment Programs Manager ng Langley Community Services Society, nahihirapan din ang mga newcomer na makahanap ng kanilang doktor, makapunta sa mga lugar ng public transit, makahanap ng mga klase para sa English language training, at makahanap ng tamang trabaho. It's really hard to find doctors nowadays, yung mga family doctors. So what we do is bring the services actually here. So mas meron silang access to services. Para matulungan sila sa paghahanap ng trabaho, maraming mga batang immigrant ang nag-a-avail ng libreng skills training na ipinagkakaloob ng LCSS sa ilalim ng Youth Employment Program nito. I really recommend them to like join these programs because it's free. And yeah, they just need to do their research and all these because it's really free and they can, you know, get something out of it. Sa harap ng mga problemang ito, sinabi ni Texon na pinipilit ng provincial government na madaliin ang mga bagong hakbang na tutugon sa pangangailangan ng mga newcomer. Target ng gobyernong ipatupad agad ang mga naturang hakbang sa Oktubre. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Langley, British Columbia. Dumalo sa memorial service ng mga sundalong namatay sa salpukan ng 2 helicopter sa Kentucky ang kanilang mga malalapit na kaibigan at kaanak. Kabilang narito ang pamilya ng 2 Pinoy. Nagpapatrol, Kenny Espinosa. Inalala ang 9 ng mga sundalong pumanaw noong March 29 matapos mag-crash ang 2 Black Hawk helicopters sa Fort Campbell, Kentucky. The 9 soldiers who boarded the 2 HH-60 Black Hawk helicopters on March 29th represented the breadth and diversity of the United States. 8 men, 1 woman, from all parts of the country, united by a common bond of service to others. They had pride in their competence, were well-trained, and had a deep and abiding sense of commitment to their mission. Kabilang sa mga namatay ay 2 Pilipino, ang 27-anyos na si Sergeant Isaac Gayo ng Los Angeles at ang 23-anyos na si Sergeant Emily Bolanos ng Austin, Texas. Dumalo sa memorial ang kanilang mga pamilya. Ang iba galing pa sa Pilipinas. Ipinakita ang isang video kung saan in-interview ang kanilang mga kapwa sundalo na ikinwento ang kanilang mga alaala kasama ng kanilang mga mahal na kaibigan at katrabaho. Ito ang sabi ng isa kay Sergeant Gayo. He was our brother. We actually progressed together in the aircraft and
I was new to medevac, and just learning hoist with him was really fun. We had a lot of hours spent in the back of the aircraft together. We turned wrenches together every day, day in and day out, and he's just a good guy. Sergeant Bolaños, wow, what a firecracker. She was always making food, you know, always feeding people here at the hangar. She was really proud of her culture, and we'd really embrace that. Magkakaroon ng funeral service para kay Sergeant Gayo sa Los Angeles sa darating na linggo. Nag-migrate sa Amerika si Gayo 10 taon na ang nakakaraan. Nag-enlist siya sa U.S. Army noong 2019. Inaalam pa ng mga otoridad kung bakit nag-collide ang 2 helicopter sa gitna ng kanilang night training exercise. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Nagsama-sama muli ang Muslim o Muslim Filipino community sa Kuwait para sa Grand Iftar o pagkain bilang pagtatapos ng pag-aayuno ngayong buwan ng Ramadan. Nagpapatrol Middle East Senior Correspondent Maxi Santiago. Masayang nagtipon-tipon ang mga miyembro ng mga iba-ibang Muslim Filipino organizations sa Kuwait sa Grand Iftar ngayong buwan ng Ramadan. Inorganisa ito ng Embahada ng Pilipinas bilang pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim. Mag-una-una kami ay nagpasalamat sa ating butihing ambasador, mahal na ambasador, His Excellency Cabrera. Itong ano namin ngayon, itong Ramadan, Iftar Ramadan namin, unang-una ito after pandemic dahil nakita namin na dapat magkaisa yung mga kapatid nating mga Muslim dito sa Kuwait sa panahon ng Ramadan. Mahalaga ang banal na buwan ng Ramadan para sa mga Muslim na itinuturing na isa sa 5 haligi ng Islam. Ito ang buwan ng fasting o pag-aayuno at pagdarasal para sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo. Nag-aayuno ang bawat isa mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw kung saan isinasagawa ang iftar o breaking of the fast. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to Kuwait Jose Cabrera III ang Grand Iftar. Ramadan is an important event for our Filipino Muslim brothers and sisters. And it is of course a time for good words, good deeds, time for forgiveness, for mercy, compassion, and of course celebration then. So we are joining them and for this celebration and as a message to all of our Filipino Muslim brothers and sisters, we wish them all a happy Ramadan. Dumalo rin ang ilang mga Kuwaiti sa Grand Iftar. Today, happiness it should be in everywhere. So see all the faces, they smile, they be happy, gathering and eating together, futur. This is really humanity and charity for people. Thank you po. Bago mag-iftar, isang dasal ang alay ng lahat. Ang Ramadan ay panahon ng pagkakaisa at pagbibigayan. Kaya naman lahat ay masaya na nagsalo-salo sa Grand Iftar na ito. Sabay-sabay at salo-salo ang lahat sa futur o iftar. Masaya po tayo kasi marami tayong na-meet ngayon na mga kababayan nating Filipino Muslims at non-Muslims na rin. At magkasalo-salo tayo. Masaya naman at saka nagpapasalamat ako sa Philippine Embassy at sa lahat ng mga Filipino organization dito sa Kuwait at saka sa Grand Iftar kasi nagsama-sama lahat yung mga Pilipina na Muslim. Unang-una po, kami po yung Marano Expat in Kuwait. Sa ngalan po ng aming bagong association, kami ay nagpapasalamat unang-una sa ating hosted by Dr. Kahar Umpa sa under the patronage of Ambassador His Excellency Jose Cabrera III. So lahat po ng mga Filipino Muslim community in Kuwait, binabati po ko kayo ng Ramadan Karim. Bilang pasasalamat, ginawaran ng plake si Cabrera ng grupo. Samantala, nagsama-sama rin ang mga miyembro ng grupo ng mga Pinoy mula Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Zambasulta sa Kuwait sa isang iftar sa Pinoy restaurant sa Old Souk, Salmiya. Nag-alay din sila ng taimtim na dasal. Naghahanda na rin sila sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.
At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula po sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!